19 na araw na raw nakaparada ang van na ito sa isang parking lot sa Pasig City. Nang buksan ng mga otoridad ang van, tumambad ang 26 na sako ng hinihinalang ephedrine, isang sangkap sa paggawa ng shabu. Mayroon ding kahon-kahong aseton, mga pansala, flasks, planggana at iba pang gamit. Mayroon ding mga lalagyang puno ng substance na pinaghihinala ang ginagawa ng shabu. Ang mga nasabat na gamit at sangkap, maaari raw makagawa ng mahigit 300 kilo ng shabu na posibleng umabot sa mahigit 4 na bilyon ng halaga. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar, bunga ito ng kanilang surveillance sa isa umanong big-time drug manufacturer sa bansa. Kahapon ng madaling araw, ikinasa ang isang by-bus operation sa Bagong Baryo, Caloocan. Arestado si Marvin Yu. So, pagkatapos natin ma-aresto siya, nakakuha tayo ng information that led to another by-bus operation. So, the subject of that operation is this Korean national, Kim Jong-hee. Sa follow-up operations, huli naman si Kim sa San Juan City. Nakuha mula sa 2 suspect ang 500 gramo ng pinaghihinalaang shabu na humigit kumulang 3.7 milyong piso raw ang halaga. Pero namataan siya, hindi pa na-consummate, na pumunta dito sa lugar na ito, dito sa J3 entry parking area yesterday afternoon. And nakita na nanggaling siya dito sa van na ito. Walang pahayag si Kim. Si Yu naman, driver niya lang daw. Driver lang po, sabi sir. Sabi ko na po, yun ang sasabihin niya. Pero alam niyo po na kung ano laman nung sasakyan? Hindi po, yung pinapadala lang po sa akin. Patuloy naman daw iniimbestigahan ng mga otoridad kung may malaking grupo o sindikato na nasa likod nito. The follow-up investigation that we will be conducting is saan ba galing to at meron ba silang pinanggalingan na crime na clandestine laboratory for us to check kung nasaan yon. Darlene Kai, GMA News.